Mag-ingat ka. You really think na kapag binalandra mo sa akin si Tisay, na nakasakay dito sa kotse mo and wearing your clothes, acting like a Veredona, babalik na ako sa'yo? You know that's not gonna work. What are you talking about? Wala akong intention to provoke you. I didn't know na pupunta ka rito. And no, hindi ko siya binabalandra sa harapan mo. Kasi, to begin with, dito siya nagtatrabaho. So please, Kai, stop being so petty. You won't be so proud kapag nakulong si Daddy. Don't you dare drag your father's name sa tantrums mo! Because he's the only one standing between you and your Lola who can't wait para mapakulong ka. So if I were you, dadalawin ko ang tatay ko at magpapasalamat ako. But then again, you are not me. Stalker ka ba ni Tisay? Umalis na nga siya sa kanila, sinusundan mo pa. Nambibwisit ka lang ba talaga o may ibang kailangan sa amin? Wala. Pumunta lang ako dito para maghanap ng trabaho para makatulong kila nanay at tatay. Ma'am? Oh, Tisay. Ma'am, maaga po ako mag-out mamaya. Kailangan ko pong samahan yung mommy ko sa korte. Okay. Just make sure na ma-revise yung interface according sa specs ng head office, okay? Okay po. Good. Okay. Miss Veredona? Ako po yun. Ma'am, with all due respect po, siya po yung nagnakaw sa office natin dati. I hope you take that into consideration when you assess her for employment. Eli. Huwag kang mag-alala. Nag-usap muna kami. Office muna kayo para kay Mama. Salamat daw. Isa, sandali. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi ka malang nagsabi sa akin na alis ka na pala ng bahay. Bakit ang magpapaalam sa'yo? Eh, klaro naman sa ating dalawa kung anong tingin mo sa tatay ko. Bakit? Masisisi mo ba kami wala kami tiwala sa daddy mo? Dong, hindi ko hinihingi na pagkatiwalaan mo siya. Ang hinihingi ko, maniwala kayo sa akin. Kasi hindi ako basta-basta nagtatanggol ang isang tao kung alam kong mali siya. He's your father. Natural, i-defend mo siya. Huwag ka manghimasok sa away ng mga bata. Huwag mong diktahan yung asawa ko. Tama na po. Please, hindi ito yung tamang lugar para mag-away tayong lahat. Papatunayan ko sa inyong lahat na walang kasalanan yung tati ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko mapamukha sa inyo na nagkakamali kayo tungkol sa kanya. Tisay, sandali! Ano? Hindi ka pa papagod? Nasaktan ako? I'll wait for you sa elevators. Nasasaktan din ako, Tisay. Eh, bakit iniwan mo ako? Bakit sinira mo yun tayo? Ayoko nga na masira tayo, Tisay. Kaya nga ako umalis para iwasan yun.
I asked for a break para hindi tayo masyadong masaktan habang nasa gitna tayo ng gulong to. Hindi masyadong masaktan. Ganun ka ba talaga kamanhin, Ellie? Hindi mo ba nararamdaman yung sakit na nararamdaman ko? Ha? Ang daming beses na kinilangan kita. Ang daming beses na namimiss kita. Ang daming beses na namimiss ko yung tayo. Kasi pag magkasama tayo, hindi ako napapasag na kahit na sino. Pero wala ka. Wala ka. Tisay, I'm still here. I'm here. Tisay, nandito pa rin ako. Nandito ka nga ngayon. Pero pagpasok natin sa loob, pagharap natin sa kwarte, makawala ka na ulit sa tabi ko, hindi ba? Kailangan may magbayad sa pagkamatay ng kapatid ko. At kung daddy mo yun, I'm sorry. Does this make you feel happy? Sabi sa akin ni Mommy, pinigilan mo raw si Lola na i-report ako. I bet galit na galit na naman si Tisay. Eh, mas gusto niya pa akong makita dito sa loob ng kulungan kesa sa'yo eh. I'm sure gumagawa na naman siya ng ibang paraan to get me. No. Pinakiusapan ko siya na huwag kayo damay. But she agreed. Great. At least now I can stop worrying about her. Kai, thank you for coming to see me. Don't expect me to thank you dahil pinakiusapan mo si Tisay at si Lola. Hindi ko namang ginawa yun para mapasalamatan mo eh. Ginawa ko yun so that you will have a second chance at life. Hindi ko kayo makita na masira ka at ang future mo. Just because of one mistake. So naniniwala ka sa kanila? It shouldn't matter kung naniniwala ako sa kanila o hindi. It doesn't even matter kung magtagal ako dito sa kulungan because of that. Do you know what matters most? Is that I get a chance to do something good, something right for you. All your life, parang wala naman akong nagawang tama. At least this way, I can show you that I can be a good father. I can show you that I love you. Kahit ngayon lang. Kai, please visit me again. Okay lang. Problema ka ba? Tungkol ba to sa kaso ng daddy mo? Alam mo, hayaan mo na yun. Wala naman silang ebidensya eh. Tsaka isa pa si nanay nga tsaka si tatay, hindi naniniwala eh. Ay, hindi ko naman deserve yung tiwala nila nanay at tatay eh. Alam mo,
Yung tiwalang binigay nila sa'yo. Choice nila yun. Ang tanong, ang gagawin mo sa tiwalang binigay nila? Kaya ang laking kapalit na tiwalang binigay na nila sa'yo. Hinayaan nila mawala si Tisay. Para mabigyan ka ng chance. Maging parte ng pamilya namin. Sana huwag mo sayangin yun. At sana huwag mo sasaktan si nanay. Na ikaw. Anong naging kapalit ng tiwala na binigay mo sa akin? Wala. Masyadong umiti. Sige ka, may labak ulit niyan. Alam mo ikaw, puro kakalokohan talaga. Sakto, andyan pa yung kotse niya. Pero baka matagalan tayo dito, kaya... Yan. Hindi ako prepared na may pa-picnic ka pala dito sa kotse mo. Eh, hindi ko kasi alam yung gusto mo eh. Kaya ang dami kong binili. Bili ka lang. Wow. Ito, ito. Mukhang masarap to eh. Hoy! Aray! Anong ginagawa niyo dito, ha? Inaabang ngayon abogado ni Diana. Ano? Kaya Diana naman nakikipag-get si Ian para maabuswelto siya. Itawan niyo ako! Gago, ha? Umalis ka na dito! Ikaw yung anak ni Diana, di ba? Oo. Ako. So tama nga ako. May ginagawa nga kayong deal. Tinutulungan niyo yung tao pumatay sa anak mo. Kapag hindi ka pa umalis, natawag kami ng pulis. Warning lang po. Hindi ako papayag na hindi magbayad yung taong pumatay sa anak ko. At kung sino man pipigil na makulong si Ian, ako makakalaban. This is harassment. Ang kapal naman ang mukha niyang saktan ka. Kung nandito ang dad mo, hindi siya maglalakas loob. Well, I'll show him! Kinausap na po namin yung polis. Nireport na po namin. Tsaka, pinablotter na rin po namin ni Otep. Kinausap ko na rin po yung abogado natin. Ano nangyari? Si Matthew, inaras kami ni Tisay. Hinablot siya sa kotse at pinagsisigawan. Hello? Oo. O, eto. Kausapin ka daw ni Jose. Hello, Angge. Sabihin mo sa papa mo, huwag gawing punching bag yung best friend ko. Teka, teka lang, Angge. Ano ba nangyari? Yung papa mo, inustok yung kaibigan ko, kinalagkat palabas ng kotse. May galos at sugat, hindi mo alam. Ikaw, tumabi ka muna. Kakausapin ko lang yung Matthew na yan. Hindi pwede yan eh. Sandali lang, Jose. Huminahon ko. Hindi ako hinahon. Sinaktan niya si Tisay. Anak natin yun. Alam ko, pero sandali lang. Hindi ko hahayaan may mangyaring ganun. Alam mo yan. Kilala mo ko. Tanyan. Huwag kanyan. Hindi po pwede. Ano po nangyayari? Ano nangyayari? Yan duwag mo tatay si Matthew sinaktan si Tisay. Alam mo ba yun? Tay, relax lang kayo. Bawal sa inyo nagagalit eh. Ako na lang pong kakausap kay Matthew. Baka naman po may dahilan siya kung bakit nangyari lahat to. Ano to? Kinakampihan pa yung gagog yun? Ha?
Si Tisay pa may kasalanan, ganun ba? Ay, hindi mo sa ganun. May pinagdadaanan yung tao, oh. Namatay siya ng anak. Natural. Pagiging emosyonal yun. Tsaka parang di nyo kilala si Tisay. Napakatigas ng ulo nun, eh. Nung nakita kami sa korte, siya mismo nagbanta sa amin na makakalaya si Doc Ian. Jose! Hoy! Naririnig ko ba yung sinabi mo? Ha? Ano yung pinagtatagol mo yung gagong yun? Si Tisay ang pamilya mo, hindi yung mando na yan. Bakit ko kayo? Pinaglag niyo si Tisay, di ba? Kaya ka siya umalis ng bahay eh. Kasi mas pinili niyo si Kaya sa kanya. Pinaglaya ko lang ko kayo. Jose! Dodong! Tay! Wala akong pinipiling anak! Tisay kasi, tigas ng ulo. Lagi na lang ganyan. Wala siyang pakialam sa mga tao nag-aalala sa kanya eh. Kung anong naisipan niya, gagawin niya. Bahala na akong mag-aalala si natatay. Tapos si tatay naman, inoobligahan niya akong bantayin si Tisay eh. Hindi ko nga alam kung ano ginagawa niya. Naman na trabaho na protektahan si Tisay. All I'm saying is that hindi lang naman si Tisay yung kailangan ng pag-aalaga. Ikaw din. Ang bituin ay aking dadamhin pa.